Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-20 ng Setyembre at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita sa mga martir ng Korea, sina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir. Ngayon din po'y ating sinisimulan ang Misa Nobena sa karangalan ng mga Arkanghel, lalo tigit si San Miguel Arkanghel, kung saan ang ating mahal na patrong Santo Padre Pio ay may natatanging pagdedebosyon. Ipanalangin natin na sa banal na misang ito tayo rin ay makatulad ng mga taong ito, makapag-alin ang ating buhay sa ngala ng pananampalataya kay Kristo. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo para sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao, pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo, bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama, na dumadalangin para sa ikauunlad ng kanilang inakong gawain. Sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ang mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakikiisa via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Alam po ninyo, mayroong nakilalang isang patalasta sa telebisyon, yung tanong na, para kanino ka bumabangon? Kayo po, para kanino kayo bumabangon? Anong dahilan ng inyong pagbangon araw-araw? Anong dahilan ng inyong pagparito? Anong dahilan ng inyong pagdadasal? Anong dahilan ng inyong pagsimba? Para saan ang lahat ng ito? Sa mabuting balita ngayon, ipinapaliwanag ni Jesus kung paanong ang paninindigan sa mga tama at totoong dapat panindigan ay kinakailangang gawin hanggang sa huling buhay o sa huling bahagi ng ating buhay. Sinasabi doong dumating daw si Juan Bautista, hindi umiinom at hindi kumakain, ayaw ng mga tao. Dumating ang Panginoon, umiinom at kumakain kasama ng makasalanan, ayaw din ng mga tao. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Anong dahilan ng inyong araw-araw na pagsusumikap? Sapagkat ang kahandaan po natin na manindigan para sa totoo at sa tama ang siyang dapat nangunguna sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakalungkot po eh yung bumabangon ng hindi alam kung anong dahilan. Nakakalungkot eh yung nagtatrabaho ng hindi alam kung anong dahilan. Alam niyo sino yung mga ganong tao? Kung ano ang mga palatandaan? Yung wala pang nangyayari sa buong maghapon, mainit na ang ulo. Yung paggising ninyo, mainit na ang ulo ninyo, yan yung mga walang dahilan ng pagbangon. Yung pagmulat ng inyong mata, kayo galit na agad, taray nyo na agad ay agang-aga pa, yan yung mga walang dahilan ng pagbangon. Wala pang nangyayari, kayo'y naiiyamot na? Anong sabi ng Panginoon? Kung ano ang tama at dapat totoo, doon dapat tayo kumakatig. At kung ang pagbangon ninyo sa araw-araw, ang dahilan ng inyong pamilya, ang dahilan ng inyong mga mahal sa buhay, aba, hindi dapat huy masaya? At sa mas malalim na pagpapahayag, kung ang dahilan ng ating pagbangon araw-araw ay ang Panginoon, aba, hindi lalong mas masaya? Sapagkat ang pagbangon at ang paninindigan para sa Panginoon ang tanging dahilan ng ating buhay. Kung kayo po'y may iba pang dahilan ng ating mga ginagawang ito, bukod sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon, abay pag-isipan po natin ang maayos. Dahil lahat ng tungkol sa ating buhay ay laging tungkol sa Panginoon. Sa mahirap, sa madaling paraan ng buhay, sa mga may problemang pagkakataon, sa masasayang pagkakataon, lahat pong ito'y tungkol sa Panginoon. Dahil ang lahat naman sa ating buhay ay galing sa Panginoon. Kaya nga ang ipinagdiriwang natin ngayon, ang mga martir ng Korea, sina San Andres Kim Taegon, si Pablo Chong Hasang at ang mahigit na 200 pang kasamang martir, sila'y nag-alay ng buhay, nagpakamatay sa pananampalataya. Dahil ba gusto lamang nila? Hindi po. Dahil sa ngalan ng pagmamahal nila sa Panginoon. At yun din ang paalaala sa atin ng Aral Batanggenyo, number 472. Anumang paraan ng paglilingkod, anumang paraan ng paninindigan sa Panginoon, lahat ng ito'y dapat pagpapatotoo
kay Kristo. Kaya ikaw man ay pari, ikaw man ay madre, ikaw man ay may asawa, ikaw man ay nananatiling dalaga o binata, pamilyado ka man o hindi, lahat pong ito'y tungkol kay Kristo. Dahil kung hindi ito tungkol kay Kristo, ay para saan ang lahat ng ito? Kung ang inyong pagbangon araw-araw at paninindigan sa totoo at tama ay para lamang sa pagmamahal sa inyong mga mahal sa buhay, ay paano pagka dumating ang pagkakataong hindi kayo napapasalamatan, ay di kayo mapapagod? Kapag dumating ang pagkakataong hindi kayo nababalikan ng inyong mga ginawa para sa iba, ay di baka kayo'y manawa? Pero kung itong lahat ng ito'y dahil sa Panginoon, sa mga pagkakataong problemado man tayo o hindi, lahat ng ito'y pagkakataon ng pagpupurit, pagpapasalamat sa Panginoon. At yun po ang ating hilingin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya ng kasiyahan bilang tao upang sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, ito man ay masaya, minsan man ay may pagsubok, may problema man o hayahay ang buhay, palagi kong gawin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng aking pagpapasalamat at pagmamahal sa Kanya. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal namin sa mga martir ng Korea, gawin mong maipahayag namin sa paghahain ito na bilang tagapagturo, tagapagbigay halimbawa ng mga tao, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ng Korea ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan, langit lupa'y nagpupugay,
sa iyong kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
pangalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuri Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Grant us your
Savior, God with us, faithfully rich in mercy. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita ng iyong anak at tinularan ng mga martir ng Korea sa ikapagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw. Sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos na maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko dito sa likod. Tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin din pong ipinapaalaala ang panawagan nating Clego, Clean as You Go. Upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana, pakitapon po ninyo sa mga tamang basurahan
ang ating mga kalat at huwag po kayo mag-iwan ng basura dito sa loob ng simbahan. Gayun din ipinapaalala natin na ang pambansang Damban ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. At kasalukuyan pong isinasagawa ang pagmimisa nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio tuwing hapon, alas 4:30 ng hapon ang nobena, alas 5 ang misa. Ang atin pong mga schedule ay nakapost sa ating Facebook page. Kayo'y magabayan sana, nakalagay din sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana. Sa ganitong diwa, kami po ay patuloy na humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para po sa mga pagkain na ating inilalaan sa mga pari at mga tagapaglingkod na kumakain ng hapunan ngayong 9 na araw ng ating pagnonobena. Kung kayo nagnanais magbigay ng tulong, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa ating opisina. At ngayon pong darating na Sabado, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng misa, alas 6 ng umaga, ang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Padre Pio. Susundan po ito ng alas 9 ng umaga, ang misa konselebrada, alas 12 ng tanghali, alas 2 ng hapon, at sa alas 4 ng hapon, meron pa tayong isang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid din ng langis. Susundan po ito ng prosesyon sa parangal sa Padre Pio dito sa loob ng pambansang Dambana at ng fireworks. Kayo po, ang inyong mga may sakit, ay inaanyayahang makiisa. Inyo pong asahan na traffic sa araw na iyan sapagkat yan ay Sabado. Kaya kung kayo ay nagnanais makiisa, kayo po ay dumating ng mas maaga. So maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan nating pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Panginoon ay laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig.